guys. Ganda nga po sa ating lahat. This day guys is mag-unbox tayo ng bagong PC unit namin na nabili kanina lang. Mukha lang tataka kayo guys, may existing PC na kami dito pero hindi to sa amin. Sa wife ko to, sa office niya, dinala niya nga para for ano, work from home niya. Then baka babalik na sila na regular duty. Kaya kailangan bumili kami para continue pa rin yung work from home niya. Kahit may duty na. So, ito yung mga previous guys na nabili namin. Ito eh, sa may keyboard na dito. Deluxe wired keyboard at saka mouse. Kaya guys. Ito, mouse pad. Ito is DVR. So, at saka may counting speaker. USB speaker. Ito yung main units guys. Ito is yung monitor. Acer. SEO series na monitor. Yung slim type. At ito yung ano, CPU. Main CPU is ano, Ryzen 5. So, unang bubuksan guys, unang unbox is itong monitor. Acer na monitor na 21.5 inches. Hey guys, samahan nyo guys. So, ito yung sa loob ng box ng monitor guys. So, ito yung Acer monitor. Bagong series yata ito. SA0 na series. So, slim type guys. Makikita nyo guys, medyo slim yung sa likod guys. Yan, sa likod. Ito yung sa likod nyo guys. May port para sa HDMI, sa VGA, at saka ito sa power. Ito guys, nasa 21.5 inches guys. Andyan yung screen. So, okay na rin to for PC. Kasi yung ano guys, yung libre talaga is 18.5 lang. So, nag-upgrade lang kami nito para magiging 21.5. Para medyo mas malaki. So, ito guys. Dito yung ano. So, ito yung para sa VGA cord. Pero hindi namin ito gagamitin guys kasi mas okay yung sa HDMI. So, ito yung sa HDMI. Mas okay lang yung resulta ng video or ng monitor kapag HDMI connection siya sa CPU. So, ito yung gagamitin namin guys. HDMI. Tapos, meron tayong power cord. Connected lang ito guys. Pwenta lang guys. So, makita guys. Ito guys. So, ito yung power cord para sa monitor. Ito sa monitor at ito sa power supply. Tapos, ito yung stand. Ito yung stand guys. Ito. So, ito siya. Saka ito yung pang-connect para sa monitor. So, connect lang guys. Dali lang guys. Guys, ang isusunod natin i-unbox is itong CPU, Central Processing Unit. So, ano siyang power cord, CD, at saka, ano ito, guidebook or manual. So, dito sa resibo guys, naman ito is AMD Ryzen 5 3500 processor. Tapos, ang motherboard niya is Gigabyte A320. Tapos, mayroon siyang 8GB DDR4 memory. Ang original ito is, ano lang, 4GB DDR4 memory. Pero, pina-upgrade na namin ito 8GB DDR4 memory para mas mabilis. Tapos, mayroon din itong 500GB na HDD. So, okay na siguro yung 500GB HDD. Hindi na namin pina-upgrade into 1TB. Plus, mayroon na itong 120GB na solid state drive para daw yun mas mabilis yung process para daw sa pangkuhan daw yun ng processor. At meron ito ano 2.0GB na GT 710 video card para mas okay daw yung video sa unit. So guys, ito yung ano guys ha, tingnan natin yung likod guys. So ito yung sa likod ng CPU natin guys, pareho lang to sa ibang CPU. Ito lang medyo siguro iba yung itsura dun sa existing ng CPU namin, CPU pala ng office ng Mrs. Chris. So, ito, medyo pareho lang. Then, ito yung sarap. So, iba yung mukha, pero pareho lang ito sa ibang CPU. Power button, USB,
mic at saka headset at saka DVD writer. So, tara guys, set up natin to guys.